Ayun guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayun, ngayong araw po ay masakay po kami sa bangka. Ayun, mapunta po kami ng Barangay San Isidro. Mabisita po kami doon sa niyugan po nila Rodel. At meron po kaming kukuhain na niyug. Ayun, makuha po rin kaming gulayin. At saka titingnan din po namin yung niyugan po nila Rodel. At meron din po akong kukunin kay Nana Nora yung pong palda na gagamitin ko po sa moving up. Ayan, at hindi na nga po sumama si Dagay, at sabi po niya ay mapapagod lang daw po siya, kaya kami lang po yung pupunta pong San Isidro. Guys, nandito na rin po kami sa Barangay San Isidro. At dito po pala ay piyesta. Kaarawan daw po ngayon ng kapistahan ng dito sa Barangay San Isidro, kaso ay natapos na po ang sayawan kagabi. At ngayong huling araw ng piyesta po dito ay wala na pong sayawan, kaya patapos na rin po ang piyesta. At dito nga po sa barangay na ito, kahit maliit na barangay po, ay pagdadaan po ang piyestahan ay mayroon din pong mga nagpapabinyag na mga bata. Ayan guys, happy piyesta Barangay San Isidro. Ayan guys, ahon po kami sa bundok kung saan po na andon yung konting lupa po nila Rodel. Kaya lang po yung lupa na yun ay nakasanda. Bibisitahin po namin yung konting lupa kung may mga bunga ang nyug. Tsaka baka po may makuha kaming gulayin. Eh, makapagdala rin po pag uwi. Kasi baso po ang dagat, di pa po kami makakauwi. Andito na kami sa tuktok. Ayan, tuwantuwa yung mga bata po. Kasi po kita po ang dagat po dito sa tuktok na to. Nung nakatira pa po kami dito, ay naaahon din po kami dito. Maliliit pa naman sila, dagay. And yes, nakakahinga lang. Ay, may bayabas. Sige, kuha na niya si ate mo. Pasalubungan ng bayabas. Ayan. Mga nag-aagawan yung bata. Mga nag-aagawan sila sa bayabas. Madami. Dito sa baan dito. Tawag kayong biya po. Tawag kayong biya po. Tawag kayong biya po. Tawag kayong biya po. Ha? Wow! Dagat. Ito po. Tanaw yung dagat. Thank you.
Ayan guys, ang daming amorsi ko. Dikit sa kwan nyo. Mama. Ang amorsi ko. Dahil na tayo na. Tatanggalin na lang yan pag naglaba. Magtingkay, baka meron pa. Sakit! Patas mo. Ang sakit. Ano, meron pa? Bibi. Ganyan mo kasi, oh. Oh, ganyan mo. Malaki, ganyan mo na lang. Malaki ang damit mo. Ito, bahay pa, ha? And guys, oh, may apatot. Gamot din po ito. Kasi nakikita ko po ito kay Papa. Nilalaga niya ito tapos iniinom. Tawag po yan ay apatot. Hindi ko lang po alam kung para saan nagamot yan. Kung sa ubo o sa panipon. O dito pa. May mga bayabas pa dito. May tagbak. Ay, walang tagbak. Ano yun? Maligi sa ano. Oh, dami. Wala naman ang haligi yan. Ay, doon sa kusina. Ano? Sa bakutan. Oh, sa kusina. Oh, mga tuwid. Ay, pagkuhan. Sasadyain pag hindi malakas ang dagat. Kasi ngayon, malakas po ang dagat. Signal number 1 yata po. Nakita ko sa post po sa Facebook ay na signal number 1 po ang Camarines Norte. Kaya yung dagat po ngayon ay malakas na naman. Mamabubaga ako? Ha? May tungaw, oh. Tiyan mo, kurahawin mga tungaw. Aron, oh. Ay, hindi. May tungaw na kain ba? Siya na nga yung tungaw. Oh. Kinakain niyang pag hinog. Ganyan, ganyan, oh. Kaya lang ay tuyo na. Maganda yung kabubuka lang na tungaw. Matamis ang tungaw. Kinakain namin yan ng mga bata pa kami. Alam mo, ito pa. Ayan, meron! Ha? Ha? Ilaw naman yata, kinukuha mo yung mga ilaw. Ngayon mo lang. Dito. Sinapapay na ginda ka. Oh, yun ito ilaw. Ilaw. Ayun guys, nakarating na rin po kami sa niyugan po ni La Rodel. Ilang hektarya nga ito? Itong sa inyo lang ha. Baka sakupin mo naman yung hindi mo niyugan. Dalawa lang ito. Dalawang hektarya? May dalawa lang. Dalawang hektarya. May mga tuyo naman baga o. Ay, yung iba'y wala o. Ito mga o, yan, hanggang dyan o. Amin yan.
May mga tuyo naman pala. Dito punta tayo dito sa ano, pagitan. Tingnan daw natin kung merong nyug na kukuprahin. Ha? Dapat yung matubos na, dami ng bunga. Oh. Baka yan lang ang may bunga. Marami yan. Na yung iba ay walang bunga. Di yan pala pare-pareho. Ha? Walang bunga. Yeah, walang bunga baga oh. Walang tuyo. Yung iba meron. Ba't ang liliit pati ng nyug? Para mga adyawan. Mag-awang kakuha tayong langka ditong hinog. Pinaputol na yata ni mama mo yung ano ay mga niyog na ano. Kaya kakaunti ng puno ng... Oh, wala bagang bunga ang. Hanggang sa pagkit na yun, amin pa yun. Sige, ganda kapag ka ano ay, nakasunla. Walang bunga yung iba. Walang ano, kakakawit lang yata ito. Ayan, dalahin natin yung nyug para may panggata tayo sa bahay. Wala na tayong nyug. Kaya kung ito'y malilinisan lang. Nagdaman mo nga ang nyug dito. Wala eh. O, oh, dala itong nyug. Dala ito siya. Tanggatan natin sa langka. May langkaan yata dyan ay. Meron. Tingnan natin baka may... Langka. Huwag dyan. Amin pa yan. Nanga doon sa baba. Ay, maluwang. Maluwang ito. May dagat naman. Nanilubot ang ako. Yan. Nanga doon sa baba na yun. Dito ang bahay namin dati. Ito yung bahay. Dito ba tayong tuloy dati? Kubo. Yung kubo. Ito. Tumalis ito. Ito baka may ano ito. May mangga. Ay, walang bunga. Ay, mama, may bunga. Kapuno. Ayun guys, at may langka pala po dito. Gandang gulayin. Ano? Ay, oo, baba. Tingnan mo, baka may hinog. Kumuha ka na, gulayin. Hindi kaya makuras, eh? Hindi, magandang bungan ito. Ako tatanggalin ko na lang sa bangka. Oo, yan ah. Yan na yan. Si Mama Inang, baka gusto niya ng gulayin. Tumalatig ka lang, dubli kalat lang yun doon. Wala man yung gulay doon. Wala sa akin. Dito na rin sa likod. Nagkira si Mama. Ayun guys, ayun at nagkuha po kami ng gulayin sa kaniyog, dadalhin po namin sa bahay.
para meron po kaming magulay na niyog. Ayun guys, ang nakakakilala po sa ganitong dahon, pang-asim po ito sa mga niluluto. Ang tawag po dito ay lubas. Ba't kakaunti itong lubas? Meron pa dun? Ayun, at may mga mangga din pong mga nakuha, kaso ay palipas na ang mangga. Yung mga bayabas lang po muna at saka langka. Ayan guys, itong nyuga na po ito ay pundar. Pundar ba ito ng magulang mo? Ayan, kaya lang po ay sila po ay limang magkakapatid ni Rodel. Ayun, at dahil siguro nagipit po si Mama Inang na isanla po itong nyuga na ito. Lagi po ito ay naisasanla, gawa ng siguro po dala po ng kagipitan. Kaya lagi po ito na isasanla. Kung kani-kanino. At natutubos naman. Tapos na isasanla uli kapag nagigipit. Bali, 2 ektarya po itong nyugan. Yung iba po may mga tuyo na naniyog. Yung iba naman ay wala pa. Masukal nga lang po. At wala na pong kumbaga po iwala ng kapatid dito si Rodel na nakatira dito sa Barangay San Isidro. At lahat po ay nasa Pangasinan na. Kumbaga po ay si Rodel na lang po yung nandito sa Kapalunga. At saka po si Mama Inang, yung pong ina po ni Rodel. Kaya naiisip ko nga po na ano kaya po kung sakali po na medyo makaluwag-luwag naman po ako na makasahod po sa YouTube, ay akin pong tubusin itong nyugan. Kahit baga po maliit na ektarya, 2 ektarya lang, ay malaking bagay na rin. Kapag tuwing 3 buwan, magkukupra, ay di pag oras po na may amihanin, hindi makapaglaot si Rodel, pwede pong pumunta dito sa nyugan at makapagkupra si Rodel. Kasi po hanggang ngayon ay nakasanla pa rin po ito. Kaya yun po ang naiisipan ko na makaano rin po. At hindi naman po ako magdadamot kay Mama Inang. Halimbawa po, nagkupra si Rodel dito o ipakupra. Kapag may gawa naman po kami doon sa bayan, tapos kuprahin po ito. Kasi hindi ko naman po masasabi ay kung minsan may gawa kami hindi makakapkupra, papakupra po sa iba. Tapos pagkatimbang po ng kupra, halimbawa po, walang pansaing sila Mama Inang. Mabibigyan din po dun sa kinuprang niyog na nanggaling dito kahit po nakasanla po sa amin. Kaya sabi ko nga po kay Rodel, hindi naman po ako nagkukuhan sa kumbaga po ay para lang hindi na po iba yung makinabang kasi matagal na po itong nakasanla sa halagang 10,000 ay matagal na pong nakasanla ito. Kumbaga po ay napakinabangan na ng matagal nung pinagsanlaan. Kaya yung 10,000 namin, halimbawa at tutubusin ko, hanggat hindi binabalik siguro, siyempre po may mga kapatid po si Rodel, na baka sakali pong mag-ano po dito sa nyuga na ito, pwede naman pong ibalik yung 10,000 ko para po makabalik ulit po sa kanila yung nyugan. Ganun lang po. Pero habang, halimbawa lang po, habang nasa akin po yung nyugan, makikinabang rin naman po si Mama Inang kasi magulang po yan ni Rodel. Kaya yan po ang lagi kong paliwanag kay Rodel. Kasi noon pa man po ay sinasabi ko na ito kay Rodel, kaya lang po ay hindi po nila maibigay-bigay at sa iba po nila ibinigay. Kaya ngayon po ay nakasanla po ito sa ibang tao. Katulad po nila Papa, kapag po si Papa naman po ay walang gawa, si Papa po yung aking pagkukuprahin dito. Kasi nga po sa akin po nakasanla parang At dahil magulang rin naman po ni Rodel, yung may-ari nito, ay walang hindi naman din po bibigyan kasi magulang po ni Rodel naman po yung may-ari nito. Ganun lang po, bigayan. Kumbaga po, hanggat hindi sa akin ay bibigay yung pagkakasanla na pera, ay
sa amin muna itong nyugan. Kaya lang, bibigyan din po namin si Mama Inang kapag tuwing kupra. Okay lang po yun. Ang halaga po ay nakakatulong. Kapag gusto naman po nilang tubusin na, halimbawa may mga kapatid po si Rodel na gusto na nilang magkupra dito, maibalik, ibabalik po nila yung pirang ano, na itubos ko dito sa nyuga nila para sila na po yung ano, magkupra dito. Kasi may mga kapatid po si Rodel ay hindi ko po alam kung ano pong desisyon nila. Baka gusto nilang tubusin na. Pero dahil pumayag naman po si Mama Inang, sinabihan po ni Rodel na pag kami po ay nagkapira, tutubusin po namin. Kasi nangihinayang po kami sa bunga ng nyug na matagal na po itong nakasanla ay hindi po nila matubos-tubos. Kaya sabi ko pag kami nagkapira, tutubusin po namin ni Rodel. At maigi rin pong sakasakahan kapag kami po ipupunta dito sa San Isidro, mangunguha ng gawayan, mangunguha ng kahoy, o kaya mangunguha ng gulayin. Halimbawa, mayroon pong my birthday, mayroon po kaming kukuhaan ng mura. Halimbawa, birthday po ni Dagay, or yung pa-blessing ng bahay, pwede po kaming kumuha dito ng mura. Kasi ang hirap po ng ano ay, mga pong kukuhaan ng mga, ano, mga buko. Sa isang puno lang po na buko ay, madami na pong may ipon na ice cane din yan. Kasi noon pa po naman guys, kahit po ano, hindi pa po ito nakasanla, ay hindi po kami nakakaahon po dito. Umaga po hindi kami nakakapunta. Kasi ang nagpapakupra po nito ay sila Mama Inang. At hindi po ito na isasanla pa noon ay. Nung hindi pa napurunta ng Pangasinan yung mga kapatid ni Rodel. Pero ngayon ay lahat na inasa Pangasinan na isasanla na itong nyugan. Kasi pag nagkakataon po na nagigipit ay naisasanla itong nyugan. Kaya kung sakali pong matubos namin ay ang hiling ko lang po sana ay kahit na natubos namin at anak si Rodel ay huwag na sana ulit isanla sa iba na nakasanla pa sa akin. Yun lang ang aking hiling kay Rodel na sinasabi ko. Kasi di po natin alam. Kasi ang pakiusap ko lang naman po ay kapag magkupra, bibigyan naman po sa Mama Inang. Yun lang po ang aking kwan. Hindi ko naman po ipinagdadamot at hanggat po hindi binabalik po yung pera, ay di nakasanla pa rin po sa amin. Sa palagay mo, kapag halimbawa natubos na itong nyugan, kailan pwedeng kuprahin niya? Isang buwan pa, no? Oh, edi sa July. July. Ganda sana kung matubos ito at halimbawa wala bang ang gawa, malinisan. Kasi maganda mo mga nyug dito ay, paikot yan. Ate Grace, kinakain daw ito. Kinakain yan, tungaw. Ano? Hindi na yung bulok na. Bulok na ata yan. Yeah, bulok. Hindi na yan. Bulok na yung sariwa pa. Wala na sa linis yung ano kasi, puro sanla. Hindi na lilinisan, hindi nila tinuturing kanila. Kaya ganyan o. Oh. Ayan dati madam yan, na. Ano na yan, yung lusungin na ito, paikot na ito. Linis na linis yan. Wala kang makikita mga ito. Oh, nalaki ng puno na. Ang ganyan sa pagkakit na yun dyan, oh. Ah, malayo pang andito, doon. Malayo pag-iitan pa dito. Unang ko pa nga nila dito, yung pinagsanlan ay magkano? Naka 16 mil. Ano pagbinta nila? Magkano pagkakasanla? Nito, unsi nga ang pagkasanla nito.
Ito naman, pagka halimbawa may ano, may talagang pantubos na, kahit anong oras, kaya minsan nahihiya ako na, ano, makuha ako ng kahoy. Tingnan mo doon, daming kahoy na panghaligi sana natin doon sa mga, sa bako doon, sa kabilang bahay, saka yun sa babuyan. Daming kahoy yung pekot dyan. Ngayon lang, oh. Ngayon, lapit na lapit, oh. Kuan lang ito ay tawid-dagat nga lang. Oo, tawid-dagat nga lang. Kapag malakas ang dagat, hindi ka makatawid. Kaya kung halimbawa may bunga niyog, hindi ka makakapagkupra, ipapakupra mo na lang sa iba kasi nga nga malakas ang dagat, hindi ka makatawid. Nakakatawid doon, ganoon. May dana, may lakadan doon. Yun lang, maglalakad. Abuanginan. Dito naman kahit anong lakas ng dagat, ay may nakakasaka. Huwag lang kasama ang mga bata, gayaan. Mga tayong dalawang mag-asawa, makakasaka tayo. Huwag lang kasama yung mga bata at delikado nga. Halimbawa, matubos itong nyugan, ano kaya sasabihin ng mga kapatid mo? Ba, wala yung masasabi. Sila nga ang... Baka... Ay, siyempre, kapatid mo mo ganyan. Hindi. Ito, kung sinong nandito na kapatid at nagaan ito, naglilinis, siya nagaan ito, gamay-ari, wala silang kunay. At noon pa man bagay, halos hindi ka naman nakakakupra dito. Kahit noong hindi pa ito naisasanla, hindi ka napapagbigyan magkupra. Paano makakakupra? Pero ngayon, kung sakaling matubos natin ito, saka lang tayo makakakupra dito, siguro, at nasa atin, tayo ang nagtubos. Hindi naman sila, hindi naman na tupid yung pagalman. Pero hanggat hindi nila, limbawa, mag-ano yung kapatid mo, hindi balik nila yung ano, pwede. Oo, lang naman. Balik nila yung pagkakasanla, pwede man yun. Malapit na maputulo. Ha? Ano yan, sinilas? Ay, sira na sinilas. Maraming problema sa mga kapatid, hindi nga masikasot na sa malalayo sila. Kasi nag-ano baga sa akin si yung kapatid mong ano, kapatid mong panganay. Ay matagal na baga nating napapag-usapan tungkol dito sa inyo, ganin nyo. Ay nag-text baga sa akin yung kapatid mo na huwag daw natin tutubusin at itubusin daw nila. Sila. Pero hindi pa natin sinasabi noon na tutubusin talaga natin. Kumbaga ay parang biro-biro lang yun. Yung mga nakaka-istorya mong mga barkada mo dyan sa ano, sa pangingisda. Tapos nalaman naman ng kapatid mo. Agad naman tinex ako nung kapatid mo na huwag daw natin tutubusin kasi sila yung tutubos. Alam may nanghihinay na pipsanan itong nyugat. Dada ko pa magit 15,000. Magit 15,000 ang kinikita na kukupra dito. Eh ngayon, kung sila ay talagang interesado at wala mang problema sa atin, kasi ibang tao ang umano, eh sa atin na mapunta. Kung pa may pira sila na pantubos doon sa itinubos natin, o sige. Tubusin nila uli. Tubusin nila uli. Ganun lang. Makadali lang. Kasi di natin alam baga, eh, lima kayong magkakapatid, di natin alam yung isip nila. Napakadali lang naman. Tignan mo yung kamay mo. Pagod nila mama, gusto magmura, hindi makapagmura at nakasanla. Kaya nga, pag kay mamay naman, okay lang kahit babaga, luwa, kada kupra, bigyan natin ng pangbiling bigas. Hindi na, hindi mo masama magbigay. At anak ka, tapos ay ano, bakit hindi bigyan? Ayan, kurang, may tagbak. Tali. O, tagi isa kayo. Yes. Dandahan. O, bigay mo kay ate minta. Pasalubong mo, bibigay kay ate Dagi. O, may isa pa na iwan. Meron pa isa. Yeah. Ayan, guys, tagbak po ang tawag dyan. Kinakain din po yan. Kinakain, papa, yung ganda. Gamot siya sa ubo. Si ate to. Si ate to. Kay ate Dagay. Oh, yung dala mo kuraw. Lagay mo dito sa wag. Si ate yan. Ayan guys, at nandito na po kami sa baryo ng San Isidro. Ayan.
Mga galing bundok. Kanya-kanyang dala ng nyug. Saan? Wala na, sira na yung dating tinirahan. Guys, ayan, nag-glow lang kami ng uwan at medyo taib na. Mapauwi na po kami sa bahay. Ayan, at may dala po kami mga gulayin. Labit po ni Kurahaw, ni Rona naman po yung niyog. At si Rodilman po ay may dala pong uling na bao. Ayan guys, nandun na. Dito oh, ang daan. May kamuti pa rin yan, may kangkong. Oh, saan tayo madaan? Dito. Tayo na. Dito, dumaan ka. Nabitin mo na yung Kurahaw. Ayan guys, at nakasakay na po kami sa bangka at pauwi na po kami ng bayan, dun po sa bahay. At ayan po sila Kurahaw, si Cronelin, kasi medyo umuulan, nagpandong po sila ng anahaw. Ayan guys, at medyo malakas po ang dagat ngayon, kaya wala rin pong nangingisda ngayon. Ayan, may dala po kami ng isang sakong uling po na bao. Update ko na lang po kayo sa susunod ko pong video. Maraming salamat po muli sa inyong panonood.